So mga tol, matapos po magkasagutan ng kapatid at head coach ni Cuadro alas na si Jason Casimero at Vincent Astrolabio sa social media, nang gantihan ni Astrolabio ang Casimero Brothers at sabihan si Jason na siya daw ang sumira sa karir ng kapatid niyang si Cuadro alas matapos i-trust talk si Astrolabio ng Casimero Brothers dahil sa pagka-knockout niya dito sa first round pa lang kay Junto Nakatani. Bigla nga pong napalive si Jason Casimero mga tol at nagribat sa comment ni Astrolabio. Paliwanag ni Jason, tsaka na daw mag-angas si Astrolabio kapag meron na daw siyang ibubuga. Hindi nga daw alam ni Jason mga tol kung ano daw ang mali ni Cuadro alas sa post niya. Ba't daw bigla na lang nag-comment itong si Astrolabio ng hindi maganda? Pati daw siya, dinamay pa. Sinabi pa nga daw ni Cuadro alas sa post na bumawi na lang daw si Astrolabio sa susunod na laban. Kaya anong mali daw dun sa post ni Cuadro alas? Wika pa ni Jason, yung pinagtataka daw niya. Bakit daw sinasabi nilang mahina daw si Nakatani? Eh bakit hindi daw nakatayo si Astrolabio sa isang suntok lang sa tiyan? Kaya daw pala sa weigh-in mga tol, sumesenyas pa daw si Astrolabio na parang sinasabi na sa tiyan daw siya tirahin ni Nakatani para 10 times daw ang panalo. So yung sinasabi daw pala nilang 10 times na malakas si Astrolabio kaysa kay Nakatani, ibang 10 times daw pala yon. At yun daw yung pusta. Dagdag pa ni Jason mga tol, kahit sinong boxer daw, hindi daw masasaktan kapag sa tiyan daw yung patama. Meron daw kasi yung protection sa beltline. Paano daw masasaktan yun? So parang sinasabi po dyan ni Jason mga tol, na benta ang laban ni Astrolabio. Birada pa ni Jason mga tol, naghahamon daw itong si Astrolabio kay Cuadro alas. Eh sparring partner lang umano ng utol niya itong si Astrolabio sa Davao. At binugbog lang umano ni Cuadro alas itong si Astrolabio. Nilinaw din ni Jason Casimero mga tol yung sinabi ni Astrolabio na kung hindi daw dahil kay Sean Gibbons, wala daw sila ngayon sa kinatatayuan nila. Paliwanag ni Jason mga tol, bago daw hawakan ni Gibbons si Casimero, naging 2 times world champion na daw ang utol niya. At nasa Omega pa daw noon si Cuadro alas ng magkampyon ito. Nahinto lang daw si Casimero sa boxing na matalo siya kay Jonah Sultan. At siya daw ang nag-encourage sa utol niya na bumalik sa boxing. Dahil paano daw mabubuhay yung pamilya ni Cuadro alas kung hindi daw siya lalaban. Hanggang sa nabigyan daw si Cuadro alas ng laban ni Jerry Peñalosa at nanalo ng impresibo. At doon na naman daw pumasok si Sean Gibbons para kunin si Cuadro alas. Kaya wag daw masasaktan si Astrolabio sa mga sinasabi nila dahil totoo naman daw lahat ng binabanggit nila. Katulad daw ng sabihin ng utol niya na parang replay lang daw yung laban niya sa laban ni Sultan. Saka daw sila i-bash kung hindi daw totoo yung sinasabi nila. Samantala naman mga tol, hinamon naman si Jason Casimero ng trainer ni Astrolabio at ex-pro na si Aris Buenavides. May record po itong 13 wins, 5 losses with 7 knockouts. Wika ni Astrolabio mga tol sa post niya sa kanyang social media account. Kapag na-knockout daw ni Jason Casimero itong si Aris J. Buenavides, hindi na daw siya lalaban pa sa boxing. Pero ang tanong, kakasa daw kaya si Jason Casimero? Sa kabilang banda naman mga tol, Nonito Donari Jr. open para labanan ang kapwa legend niya na si Roman Chocolatito Gonzales. So gusto nga po ni Donari mga tol na makalaban itong si Chocolatito. Magandang laban niyang kung matutuloy mga tol. Legend versus legend. Pwede nga po mangyari yan mga tol. Gayon ang huling laban ni Chocolatito mga tol sa Bantamweight Division. Kung saan na ipanalo niya ng impresibo ang laban sa pamamagitan ng technical knockout sa round 10 kontra kay Robert Barrera. So tingnan na lang natin mga tol kung kakasaba itong si Chocolatito kay Donaire.